ragazza. Hello, idol. Anything under the sun ang kanilang mga topic. Bukod sa nakakaaliw ay hindi basta-basta ang mga mai-interview nila. Alamin natin yan sa kanila. Alamin natin yan ngayon sa kanila, okay? Bukod sa YouTube at podcast, mapapanood din sa FYE channel sa Kumu ang kanilang Over a Glass or Two with Jesse and J-Cast. Kilalanin natin sila, magtambalan. Eto, kasama natin from New Jersey, tama ba? New Jersey, USA, si Jesse Daing and Jesse Castro aka Jesse and J-Cast. Hello, guys! Hi! Ay, Jesse. Ikaw ba si Jesse? Si J-Cast. Hello. Yan. Si J-Cast. Ay, J-Cast. Si J-Cast. Hi, Jesse. Hi, Winnie and May. Si J-Cast po to. Yes. Ang partner ko ay si Jesse and she's from New Jersey. Ayan, hinaantay natin siya mag-login kasi umaga dito. Ayan na siya. Ayan na po siya. Ayan. Ayan. Hello, Jesse. Wala pa. Pang audio si Jesse. Oh, ayan na. Be, unmute. There you go. Hi, ayan, kumusta? Ayan. Hi, kumusta? Okay. Good morning from Jersey. From Jersey. Ano oras niya sa Jersey ngayon? Ano oras, actually, Jesse? Pasensya na lito po kasi 4 a.m. Oo. Sobrang ako naman nasa Brooklyn ngayon, kaya 4 a.m. din dito. Yes, from New York and Jersey. Yes. Oo. Salamat at sinamahan niyo kami kahit sobrang aga, ha? It's okay. Thank you so much. Okay. It's an honor. Yes. Okay. So, paano? Alamin muna natin, Tita Winnie. Paano ba nagsimula itong tandem niyo? Kayo ba'y magkabarkada? Mag-jowa dati? Ay! Ay, naku, ano ba yan? Nakakasuka naman yun. Parang ano, si J-Cast eh, medyo na si ano. Si J-Cast nakakasuka na. Oo, nasuka bigla. Magbarkada kami ni Jesse. Okay. Mga 8 years na. 8 years or so. Mm-hmm. Oo, mga 8 years na. O, tika, hindi pa pala ako nag-good morning. Ano pa, afternoon na ba dyan? Afternoon dito. Afternoon, yes. Miss Winnie and Miss May, yeah. Actually, Miss Winnie, I'm a big fan. Oh! Sobra. As in, sobra. Of course, diba? That's why, ang TV days pa lang. That's why when we found out na, hala, seryoso? Talagang nagulat kami. Parang, wow, it's an honor. Nandito kami ngayon sa harap mo. Nandito na kami ngayon sa Happy Night, diba? The Happy Night. Thank you for the time, guys. Thank you. So, tell us about Over a Glass or Two. Inuman ba ito, mga be? Oo. Ay, hindi ba? medyo, actually, hindi. Ito, kasi na-ask nga ni Miss May na how it started. So, it started like, J-Cast and I, we've been friends for 8-9 years na talaga. So, barkada talaga kami. So, both of us were like, we love to travel, we love to chika. So, anywhere we go, normal na sa amin yung nagkakwentuhan. Uh-uh. So, si Direk JV ang kulit-kulit. So, that's why pala, J-Cast, no? Every time na nagkakwentuhan kami or with friends, kasi mahilig kami sa mga, dito kasi sa US, since, ano nga, 4 seasons, most of the time, 3 months lang mainit, right, J-Cast? Tapos, the rest, puro sa... Pag fall winter na, ano pang gagawin nyo? Nasa loob kayo ng bahay, di mag-inuman. Also, umiinom or we go to, usually indoors, like, we go to the city, sa Manhattan, or anywhere, nagiinuman lang kami. Tapos, si Direk laging nakatingin ganun. Sige na, alam mo, sarap-sarap niyo magkwentuhan. Why don't you do this in a podcast? So, doon nag-start. Actually, sa totoo lang, si Direk kasi, di ba, J-Cast, gusto lang niyang gamitin yung skills sa pagiging techie. Kaya niya gusto magka-podcast. Gusto niya bumili ng mga Joe Rogan equipment tapos gamitin niya kami, isa lang niya kami. Ginipig niya kayo. Oh, kasi ano to eh, ang Over a Glass or Two is a 3-man team for 2 years now. Tatlo lang talaga kami. Tatlo lang kami. Ganun lang yung ginawa namin. Tapos ayun, umiinom lang kami. Yes. Si Direk, kaninong ano, jowa? Sa'yo, Jesse. Kaming dalawa. Charot. Hinahati namin siya. May schedule, MWF, tapos TTHF. Hindi, yes, actually, si Direk is my best friend for so many years.
Tapos we ended up together. O, diba? Ganun yung nangyari. Ay, naku, aside from that, may iba pang kwento yan. Hindi lang dahil sa we're best friends tapos we ended up together. Mas may iba pang dramatic story about that. Pero yun na yun. So basta sa, siya lang yung naging parang best friend naming dalawa ni J-Cass. And then until biglang naging kami. Tapos biglang, eto na, may ugat na. Yes. Anong mga topics ang mga dinidiscuss nyo? Do you set a topic for a certain episode or whatever comes in mind? Wala talagang topic. Kasi ano kami, fan kami ng podcast. So for so many years, wala talagang, hindi pa siya, until now pa rin yung mga tao, diba? They're not about that used to, like when they hear podcast, they think it's boring, right? Kasi nga, mm-hmm. No holds bar. It's always like you just talk anything and everything under the sun, or might, if there's a certain topic, nag-expand. Mm-hmm. So wala talagang certain topic. Like we just discuss about that person's lives, and then from there it would just like progress from that specific ano, wala, kwentuhan. Si ako yung getting to know our guest talaga for 1 to 2 hours, maybe 3 kung kaya ng guest namin. ganun lang talaga siya. Tsaka nung time na yon, pandemic siya nag-start eh. Talagang uh-huh. Bored lang. Hindi, parang we're kind of like bored. So sige na nga, subukan natin. Okay. So sabi naman, oo. Yeah, sorry, okay. Sorry. Si J-Cass kasi, I saw, marami kayo, at saka Jessie, marami kayo naging celebrity guests. So, sino ang nagko-coordinate? Kilala nyo ba sila? Or sino sa inyong dalawa ang tumatawag para sa invitation sila to guest on your program? So, auto, you know them personally, o wala ka, pala lang ng mukha, para subukan ko, ganun. Alam mo ako, when we first started, parang sabi lang naman, sige, let's start interviewing. So it's either, nag-usap kaming tatlo, it's either we'll start with the Filipino community muna, the who's who of the Filipino community, or celebrity. So siyempre kapal namin, parang, celebrity like who? So sabi ko, alam mo, let's start with celebrities muna. And then eventually, that's the strategy that we did. Celebrities first, and then eventually, pag medyo kahit paano pinapanood na kami, and then we'll start reaching out sa mga Filipinos with inspiring stories para mas may makinig, mas marami yung reach. So, ganun yung strategy na ginawa namin. So, ang ginawa ko, I started talking to friends muna, nakakilala lang. So, thank God, ang unang nagbigay sa amin ng chance was Mr. Martin Rivera. Tapos, Raymond Francisco, which is CRS Francisco, owner ng Francisco. CRS. And then from there, Sir Gary, before Sir Gary V. Of course, si Tito Boy Abunda. Tito Boy Abunda. Wow. Because of, so connections na siya, and then, naging Sir Gary V. Naging connections na siya hanggang sa kapalan lang talaga ng muka. So, since, 12 hours, 12 to 13 hours different. Depends kung daylight saving time or hindi. So, madalas, ako talaga yung hindi natutulog. Kasi syempre, kailangan mo tsikahin muna, di ba? So, I reach out to the celebrities. It's not just the celebrities, yung mga road managers, yung mga producers. So, you have to make a relationship. So, I created a rapport. And then, it grows from there. Tapos, ang naging, parang naging hub na lang kami, Miss Winnie tsaka Miss May, na parang if there's a celebrity that would come to the US, or pag meron silang promotion na may concert, so, ang first nilang pupuntahan is Ogat, over a glass or two, for promotion na rin. So, nandun dito na kami to help. So, yun yung ginawa namin. Yun. Pasensya na, daldal ko, no? Pasensya na. Madaldal talaga ako. Okay. Okay, go ahead. Si J-Cass. J-Cass, ano naman ang role mo? Parang pinakyaw na lahat ni Jessie ang mga trabaho. Pa-cute ka na lang yata. Ay, nako. Okay. Aside from, ako naman talaga yung beauty. Ako yung face ng podcast. Siya talaga yun. Siya talaga. Anong role ko talaga? Hindi. Siyempre, ako yung comedian at saka pampagulo. Ayan, sa podcast. Yun yung role ni J-Cass. Tsaka tagalandi sa mga guest joke. Gano'n na kayo katagal sa Amerika, J-Cass? You're in New York. Yes, I live in Brooklyn. I came here since 2011. Wow. Ayan. Muna sa Chicago.
sa Chicago muna ako naglanding, nandun yung mga, nandun yung family ko. Uh-huh. And of course, the excitement of New York called, kaya dito ako napadpad. At yan, dahil dyan, nakilala ko si Jessie rin. Yes, oo. Tagal na pala, Jay. Follow-up lang naman, bakit ka naman napunta ng Amerika, Jay Cass? I'm one of those lucky people na ano, syempre yung sister ko, mga 1980s pa, nandito na siya, tinahak na nilandas ng Boy America. Mm-mm. Tapos pinetition niya ang parents ko. And in turn, pinetition din ako ng parents ko. So mga 12 years or so na ako nag-antay. So I already know, living in the Philippines, na talaga ang future ko at saka dito talaga ako titira sa States. Wow! Typical pinetition. Eh, ano si Jessie. Wait lang, bago tayo mapunta kay Jessie, ano naman ang naging trabaho mo dito nung napunta ka sa Amerika? Dito? Diyan, sa Amerika? Wala pala. Yes, ano, kasi sa Philippines, I was already a supervisor sa call center. So, ginamit ko rin yung skills ko na yung pagdating dito. So, tinaha ko rin yung same landas dito as customer service. Tapos, yung nagkakilala na kami ni Jessie actually, talagang ang show business, ewan ko, showbiz, quote-unquote show business, kumakatok talaga sa door namin kasi 2016 pa lang, at tinawag na ako ni Jessie na sabi niya, Bax, meron ako po-produce na ano na life, the first PhilM lifestyle magazine show. Yun yung I Am PhilM. So, for one season, lumabas na kami actually sa TFC, we worked together already. Uh-huh. So, kaya ngayon, after nun, yung natapos na siya for one season, talagang kumakatok talagang showbiz. Ito na naman kami. Nandito na naman yung pagbumukha ko. Okay, so ano naman si Jessie, how did you start off in the US? In the US, actually, I've been here for 23 years na. Ata 22. Oo. So ano, so after college, actually, before ako pumunta ng US, naging ano ko, researcher sa Rated Gay. Chemistry. Oo. So, and then after that, no. Hindi pa Rated Gay yun, Jessie. Balitang K, I'm sorry. Balitang K. So, Balitang K. Tapos, for like a year and a half, I think, or not even. Tapos, naging RPN9 newscaster ako. Every hour for like a year then. Tapos, I was 21, I think. Parang, and then I after that paano ba sinabi ng dad ko kasi heart may ano sakit sa puso may heartache so sabi ng dad ko oh, sige I heartache ako, pala yung heartache dinakta ng lola mo so my dad was like do you want to go to the US for a vacation so I go sige vacation lang for like 6 months so I tried it sabi ko sige. Actually, when I landed sa US, sabi ko, oh my God, ito yung life ko. Hindi na ako babalik. And so, gusto ko na mag-TNT. So, I was like, sige na nga, let me just give it a shot. So, I took up communication arts. So, sabi ko, I wanna try, you know, mali mo, bibigyan ako ng chance dito sa US, advertising, marketing, or PR. Mm. And then, iba-ibang work, you know, like, alam mo naman dito sa US, gusto actually, unang work ko nga, gusto kong, sabi ko, alam mo, gusto kong mag-nanny. Kasi alam niyo dito sa US. Oo, kasi dito sa US, sabi nila, huwag kang magmamimili ng work, di ba? You can be a nanny. Para as in mas malaki yung salary. Hindi ko maintindihan. Parang, pag may interview ako nun, parang, natatawa ako, parang, hindi ata ako nagustuhan nung ni Mother. Oo, hindi ako gusto ni Mother. Hindi lang masamang look. So, I don't know, for some reason, Sabi siguro, sobrang ganda naman nito. Ba yun? Di rin. And litit ko, pandaka ko joke. So sabi ko lang, okay, but I never tried dreaming. So nag-try ako, sige, during that time, hindi pa masigpit masyado. So, I fax machine pa nga nun eh, year 2000. So I was sending resumes. I never stopped dreaming. Tapos napunta ako sa construction industry. So I was, as a receptionist. Okay. So, hala ko, ano, naghahalo ka rin na simento. Oo, I know. Naghahalo na simento, naka-hard hat, di ba? Nag-uhukay, ano ba yun? Sa construction industry, as a receptionist. And then, actually, siyempre magagaling tayong Pinoy, di ba? So, I studied there as, you know, receptionist lang, kwentuhan, wala naman ko alam sa construction industry.
until parang in 3-4 weeks, yung I think my boss was started listening. Pag dumadaan siya, because I was dealing with engineers na, with architects and subcontractors. Alam mo yun, nakikipaghagal na ako. I don't know for what reason, for some reason, kung ano yung pinag-uusapan namin. Until bigla ako na-promote for like, oh, mag-administrative assistant ka na lang. Wow. Sigo, oh, talaga? Sigo, I am bongga. Sigo, sure. And then until since I've seen, parang I found it, parang boring naman tong job na to. Pero sabi ko, sige, it pays the bill. So I started, you know, working my way up hanggang sa nag-work ako from one company and I studied construction management until nakapasok na ako sa malalaking companies dito sa US and New York. Ayun, umakit na ako hanggang sa ginaging project manager. Lumaki na yung roles ko as kumbaga, nangarap talaga ako. Yun yung nangyari sa life ko. Kaya ginawa namin tong podcast na to kasi passion talaga, parang how do you say this? Like, I made my frustrations into my passion kasi gusto ko talaga ng PR ng something like that. So gumawa ako ng way para hindi boring yung life. Para hindi boring talaga kasi sabi ko, hey, ano naman to? Kaysa naman nabo-bored lang ako na ito lang yung ginagawa ko na nag-work lang sa construction industry. I'm reading specs, I'm reading, alam mo yun, gawa na lang kami ng something na parang fuel namin to make our life more better. Outlet. Para talaga, Jessie, sa harap ng camera, you're meant. Hindi. So, ang anong mga listeners niyo or viewers niyo sa podcast niyo, generally, ano, ang age bracket at saka national, Filipinos talaga ang target niyo? Filipinos ba? Oh, actually. Nakita namin sa analytics, surprisingly, Filipinos around the world, hindi lang dito sa US. Wow. So may Canada, meron din sa South Africa. Touch namin, yes. Ayan. You've been friends for so long, Jessie and J-Cass. Have you fought? Meron ba kayong mga indifferences? And how do you deal with these conflicts over time? Nag-away ba tayo? Sa years na pagkasama namin, very minimal to zero, minimal to none ang pag-aaway namin. We really try not to, you know. Wala. As in, parang, alam mo yung parang, if I see something with J-Cass, si J-Cass kasi sensitive eh. Si J-Cass kasi pwede niya ako sabihin right away. And I'll just take it, sige, I'll take it. Parang, it's not like I will take it as a grain of salt, pero pag-iisipan ko and then, okay. Si J-Cass kasi kailangan mo himasin. Process pa, ipoprocess. Ipoprocess ko. Makakalamok ako pero balat sibuyas itay. Si J-Cass kailangan mo himasin yan. So I have to tell him. Parang at saka talagang mas, dahil nga, ang laki ng tanda ni Jessie sa akin. Alam ka mo. Oo. Kaya kailangan yung mga babies. Gusto nyo talaga mag-usap sa edad? Ganon, ha? Ganon. Huwag mo masyado i-brush kasi napapanood ka nila, no? Ang TV pa. Kala ko tayo apat lang. Ano naman yung mga topics na paborito ng mga viewers nyo sa tingin ninyo na para pag yun ang topic, dumadami ang mga sumasampa o nanonood sa inyo? Sino pa ang topic? Pagbastos yung topic namin. Pagbastos yung topic. Hindi kasi, ito, I'll be honest with you, ha. I think the reason why we started drinking, kasi diba, hindi naman, kasi mahilig talaga kami uminom, like, casual inuman, or ako kasi I'm a drinker of wine every night. So, every time the guest will drink as well, nag-o-open up yan eh. Kahit noong una, parang nakaganon lang, tapos maya-maya, very timid, or magsasmile lang. Pag nakainom na, gaganon na kami, uy, masyadong ikwit, mamaya na. So, nag-o-open up na sila, oo. So, mostly, ano ba, J-Cass? Ang usapan, it's either yung mga nagiging green jokes or actually yung number one. Siyempre pagka sumakay yung guest, minsan sila ngayon nung muna eh. Kasi kasi sa show namin No Holds Barred, hindi naman kami sinesensor pa. Mukhang ngayon nga lang. FYE na kami. Pero pagka may guest na natutuwa rin na ganun din yung type ng joke na gusto nila. So, you know, di masaya yung usapan. Tapos tama si Jessie, pagka yung guest and means nag-o-open up na talaga, free-flowing na yung conversation. Minsan yung mga ayaw nila i-reveal at is fluke,
ay lumalabas na talaga. Tapos we just uh-oh, run with it and have fun with it. That's oo, very ganun. Good. Ride. Nagra-ride na. Uh-huh. Nagra-ride na lang. Ganun. Your title is a glass or two. Do you endorse a specific brand of wine, or there is a wine for the day na feature or something? Wala pa nga eh. Sana nga. Wala pa. Kaya namin. Kaya sponsor. Kami kilala kayo. Sana nga may ganun eh. For tonight. Kailangan pa ba namin to? Kami ba gumawa na mismo ng over a glass or two wine? Good, pwede. Let's trademark that. Oh, ganun. Yes. Pwede. Tama. Speaking of that, nako, Miss Winnie and Miss May, kayo, umiinom ba kayo? At umiinom kayo, ano yung choice of poison ninyo? Wow. White wine or red wine. Pero more on white wine. Ayoko ng hard. Ayoko ng beer. Pares tayo. Ikaw, Miss Winnie, ikaw umiinom? Umiinom, pero nung nagka-pamilya ako, parang nakalimutan ko na yung inom. Kasi tsaka, hindi ako pwedeng malasing. Nagbabakong anyo ako. Sinasadiban siya. Teka, ano yung mga pinaka-grabe ginawa mo ba? Nagiging monster ba? Oo. Ikaw ba yung di ba pumupunta ng ledge? Tapos maya-maya, asan na yung bra ko? Ganon? Ay, ganon! Grabe naman. Di pwede. Dapat interviewin nyo siya sa over a glass of actually, tea. Actually, ay nga eh. Yes. Pwede para ba? Ano, hindi lang si Miss Winnie. Ayan na. Hindi ako umiinom. Aabangan ko yan. Baka merong ano. Hindi ko umiinom. Ang corny. Hindi umiinom ako. Pero ano lang, hindi na katulad nung dalaga. Talagang nung dalaga pa ako. Sige, matagal na panahon na yon. Gumagapang ako pa uwi. Lima o anim na gin and tonic yata ako noon. Tapos wala na. Daan natin sa sa sayaw para lumabas. Alam mo, masarap yung pag-usapan over kahit ng kape lang. Kasi minsan pag na-OD ka sa kape, lumalabas. Pag guest namin, hindi pa ayaw uminom. Kahit anong choice of nila ng drink. Over a cup or two, a cup of coffee. Hindi na glass. Hindi, tsaka hindi lang si Miss Winnie, tsaka si Miss May, ha? Ayan, tumadora yan, lasenga yan eh. Kailangan ikaw din ma-interview namin. Dapat malaman namin yung buhay-buhay niyo. Kung ano bang mga ginawa. Ano buhay talaga? Marites lang, Jessie. Marites kasi kami. parang kayo, ganun. Kaya magkakasundo tayo. Okay, yes. So invite them to your new show sa FYE channel, please, guys. Okay, go, J-Cas, mauna ka na. Yes. Hello po, good morning po sa inyong lahat, and thank you for watching. At in-invite po namin kayo sa FYE channel, sa Kumu po, and of course, also on our usual platform in Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Sa July 30th po, 10 a.m. Saturday, Pilipinas. Yan din po ay Friday, 10 p.m. New York East Coast time. Ang Over a Glass or Two ay ogat ay babalik na po from hiatus o social hiatus. Oo, diba? Well, hiatus. Nag-try nga kami ng 2 months eh. So ngayon babalik na po kami sa usual platform namin at saka sa audio podcast. Pero ngayon, mas social po. Nasa FYE Kumu na kami at lalabas din po sa TFC and Jeepney TV. O, diba? Wow! Yes. Opo. So, yun lang. Nasabi na lahat ni J-Cas. So, anong oras yan? Mga podcast niya pala? 10 p.m. Is it 9-10 p.m.? It's 10 a.m. Saturday, Philippine time. So, sa Friday naman, kasi 12 hours ang difference. So, pag 10 p.m. po dito sa U.S., sa East Coast, so automatic 10 a.m. naman sa Pinas. So, Friday dito, Saturday sa Pilipinas. So, huwag niyo pong kalimutan. 10 a.m. Saturday. Yes, and tomorrow, kasama namin kayo sa Tita Talk. Yes! Ay, naku! Dapat may inom yan, Tita Winnie? Oo, sige. Kakabalas 9 ng umaga yung show natin, iinom. Gabi kasi sa akin dito! Ay, naku, mukhang iinom tayo! Sige na, Miss Winnie, hindi nila. Sobrang na tayong best friends, magkasama tayo twice in a day. Tama ba? Oo, di ba? Bala kayo sa buhay niyo. Maraming salamat! Thank you! Maraming salamat! Thank you! Jessie, yes. And J-Cas para sa Over a Glass or Two, starting not next week, that's July 28th, is that it?
July 30th at 10 a.m. Philippine time. Yes. Thank you guys. And tomorrow. Bye. Thank you. Yes. Bye. Thank you. I'll see you very soon. Bye, guys. Mwah. Bye. Bye-bye. Oh, ayan. Kumustahan kasama ang mga sikat sa Hello, Idol!